Tagoloan, Misamis Oriental. Ang pangalang Tagoloan ay produkto ng kuryosidad ng isang pari at interes na hanapin ang mismong pinanggagalingan ng isang ilog na kapag binaha, sanhi ng pagkamatay ng tao at hayop at pagkasira ng mga ari-arian. Sinasabi na pagkatapos ng isang linggong pag-akyat sa mga burol at bundok, sa paglalakad at sakay ng kabayo sa wakas ay narating niya ang kanyang layunin. Nahanap niya ang bukal sa ilalim ng malaking bato at nakatago upang hindi matuklasan. Tinawag ito ng pari na Tagoloan, na ang ibig sabihin ay lihim na pinagmulan, mula sa Tago, Tinago, at Olohan, pinagmulan. Mamaya lalo na pinalitan ito ng mga Espanyol sa kasalukuyang pangalan na malamang dahil sa ang hirap bigkasan ng salita. Ang isa pang pananaw ng alamat ng Tagoloan ay ang pinagmulan nito, mula sa mga salitang Muslim, ibig sabihin ay Tago na nangangahulugang, isang lugar, at Olohan, ibig sabihin ay ulo, o puno. Ang ibig sabihin ng Tagoloan ay ang lugar ng pinuno. Ang Tagoloan ay humigit kumulang 19 na kilometro, 12 milya, mula sa kabisera ng lalawigan ng Cagayan de Oro City. Ang kabuuang lawak ng Tagoloan na 7,938 hektarya ay kumakatawan sa 2.24% ng kabuuang lawak ng Misamis Oriental na 354,770 hektarya. Sa mga barangay, ang Sta.Ana ang pinakamalaki, na binubuo ng 37% ng lupain ng munisipyo. Ang mga barangay Rosario, na kinabibilangan ng mga pinagtatalunang lugar sa pagitan ng munisipalidad ng Tagoloan at munisipalidad ng Malitbog, Bukidnon at Sta.Cruz, ay sumasakop sa mas malalaking lugar, 11.2% kaysa sa iba pang 9 na barangay. Ang lugar ng lupain ng Tagoloan ay angkop para sa 6 na pangunahing gamit na kinabibilangan ng proteksyon na kagubatan, kagubatan ng taniman, palay, puno at baging, pastulan at mga nilinang na pananim. Humigit kumulang 2,405 hektarya o 30% ng kabuuang lugar ng Tagoloan ay angkop para sa paggamit ng kagubatan. Ang rice land ay angkop para sa 2,179 hektarya o humigit kumulang 28%, habang ang pagtatanim ng taunang pananim ay angkop sa 2,024 hektarya o humigit kumulang 25%. Ang ilog Tagoloan na matatagpuan sa tabi ng barangay poblasyon ay ang 13th pinakamalaking sistema ng ilog sa Pilipinas. Ang bayan ng Tagoloan ay nahahati sa 10 mga barangay. Baluarte, Casangla, Gracia, Mohan, Natomulan, Poblacion, Rosario, ang Sta.Ana, Sta.Cruz, Subungkogon. Ang mga palatandaan na matatagpuan dito ay ang mga sumusunod: MCT Mindanao Container Port, na matatagpuan sa Casangla, Tagoloan, FDC First Distribution Corporation, na matatagpuan sa Sihayon, Tagoloan, MDC Mindanao Distribution Center ng Fast Services Corporation, na matatagpuan sa Natumulan, Tagoloan, CDC Cagayan Distribution Center ng Fast Services Corporation, na matatagpuan sa Casangla, Tagoloan. Agrikultura. Produksyon ng pananim. Tiyak na malaki ang papel ng agrikultura sa ekonomiya ng Tagoloan, lalo na sa pagsuporta sa agri-industrialisasyon. Ngunit dahil sa industrialisasyon at urbanisasyon nito, tuluyan ang nabawasan ang mga lupang pang-agrikultura ng Tagoloan. Sa nakalipas na 5 taon, ang isang malaking lugar ng agrikultura ay halos hindi produktibo dahil sa pagpasok ng mga industriya sa pangunahing lupang binubungkag. Ang mga pangunahing pananim na pang-agrikultura sa lugar ay mais, inyog, mangga, mani, palay, saging, at papaya. Ang relihiyon. Karamihan o halos 80% ng mga tao sa Tagoloan ay Romano-Katoliko. Ang simbahan ng Nuestra Señora de la Candelaria, na kilala rin bilang simbahan ng Tagoloan, ay matatagpuan sa tabi ng St. Mary's Academy of Tagoloan at sa harap ng Tagoloan Plaza. Ang kasalukuyang kura paroko ay si Reverend Father Enerio Takas-Takas at ang kanyang assistant vicar ay si Rev. Father Vincent Cervantes. Ang imahe ay ginuganita ang pagtatanghal ni Jesus sa templo. Ang kapistahan nito ay sa 2 ng Pebrero. Happy Pista sa lahat!